MC lawyer, was he asking the money for Ben-Hur or was he asking the money for himself? For Ben-Hur daw. Sabi niya, for Ben-Hur. Pero wala is Ben. Siya lang po yung kausap ko. This is the police. May isang istorya kami labas dito kay Labir. Itong si designer, hindi kasi ako. Si Eddie Badeo, nagsinungaling rin yun. Sinagot po siya ng abogado namin, di ba? Kasi yung boyfriend ni Eddie Badeo na PR, yung bakla, si Medina, something Medina. Yung po, guys, friend ni Bernard. So, Medina, parang Medina. Sabi ng guard namin, Medina. Ano? Chelo, ano? Sinagot ba yung story mo? Hindi. Sino? Siya sa mula ko yung story. Oh, text ko yung lawyer mo. Tinawag ako ng tinawag. Sayang po. Oh, ano po? Ikaw ba alam ang number mo? Hindi siya gamit yung lawyer. Kasi po, hindi ko na maakalain. I thought, me, through Brian, kakausapin ko kayo, sana, ano, kasi mga anak po, ganun na. So, hindi ko na maakalain na ganito. Kung alam mo lang po, hindi na ako yung diba. So, salamat po. So, there was a miscommunication. I told Brian that he would be here. I mean, all of us. I didn't want him to be alone. No, 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 no. With some very special. No, I don't want them. Special people. Because they're all special. Yeah. 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 Dito kay Eddie Badeo, mali rin yung story. Before mayors, yung letters, yung paper sa inyo. Oh, sorry, hindi totoo yun. Nakinuha yung mga pirma nitong mga mayors later to be forged in, ano? Si Eddie Badeo kasi, di ba, nagkatahin yung uniform na ano. So, nung naglalas na siya ng that time, nagpapakamatay. So, ngayon, kailangan doon niya ng pera. Si Eddie Badeo. Oh, yeah, always, dati. Diba? So ngayon, nagtatayo siya ng mga gown namin, di ba? Nagtatayo siya ng mga gown namin, di ba? Anyway, nung wala na siyang pera, sabi niya, pwede bang umutang? Kasi kung paano mo ako magbabayaran? So sabi niya, di ba yun naman yung... Magkano yung inuutang? Juan, kasi nga makukulutos yung bahay. Inadmit naman niya yan sa story. Opo. Tapos po, ngayon sabi ko, paano mo ako magbabayaran? Sabi niya, magtatahin na lang po siya ng uniform. Sabi ko, uniform, hindi ilang taon yun. May mga taon na lang. Mas kumbaga sa akin, laki naman mo. So since, sabi niya, sige na. So, sige, pinakutang ko yung uniform. Nag-antay ko, hindi na nag-deliver yung uniform. So siguro, tuwing kita kasi, yung mga friend-friend namin, oh, Jenny, ba din yung ano ni Eddie Badeo? Sabi ko, atin na lang yung uniform. Kahit sino mo sabi, sa lahat ko sinasabi, atin na yung uniform. Siguro, napapahiya. So, ito rin yung pagkakataon niya. Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng 44 mayor. Mabuti na lang din, inikutan na rin ibang tao namin yung mayor. At sinabi, never nila kilala sa Eddie Badeo. Yung mga gano'n na rin. Kasi lahat naman na lumalabas, napaghahandaan na rin namin. Para kung maging kaso, syempre, dunyaryo yun. Pag naging kaso, yun ang itatanong. Marami na pong mayor nagsabi na hindi naman siya kilala. Eh, anong relasyon ng 44 mayors doon sa 1 million na? Wala. Hindi sana may 44 mayor, di wala siya utang. Di ba sabi niya 250 daw, di alam mo yung pera niya na. Then 275 daw per mayor, wow. Sabi. Contracts. Sabi niya. Tapos, binigyan mo lang siya ng cash advance ng 1 million. Tapos, sinabi mo na may utang mo siya. Matagal na po namin siya na pinapadala ng mga tapos, lahat ng letters na yun, dinala sa opisina ng jail. Ni-receive doon ng meal / JLL. Matagal na po patay si Nick. Oo nga. 206 pa yan eh. 206 pa yan. Matagal na patay si Nick. You mean, Neil was dead before 206? But he died. I don't know. Sino na patay si Nick? Sino? Neil. Ano kilala si Neil? Ay, ma, 208. 208 ang mami ko. Bading. It's a bading I never met. Only 205 ko. Ay, pero text ko kaya yung Neil. Tsaka meron ding seal. Tsaka meron ba yung seal ng Jero. Sige po, sa proper hearing na lang po. Ma'am, sandali. May tanong lang ako. Mabalik tayo sa call. May iba kong sumadsa dati sa Sarangani? Sa inyo? Ay, hindi sa inyo. Ba't sa kayo nagsusupply? Kami, ng atol namin, Indonesia po galing, papuntan China. At saka saan pa? India. India, Pakistan. Gaano kadalas? Once a month, 3 times po kami nag-ano. Sa, sandali yun, sa China. From Indonesia to China. Kaya nga,
Gaano kalaki yung shipments? Ah, malaki po. Ano nga? More or less, estimate. Basta worth, round number. Mga $10 million worth. Hindi, yung tonelada, ilang tonelada. Kasi nagbabago-bago presyo niya. Hindi ko na alam. Kung proper, ano, dadalhin ko po. Kung ano kailangan yung doktor niya. Anong kung pangalan ng kumpanya niyo sa Indonesia? Pagpunta na lang po sa Indonesia, baka ma-preempt. Eh, hindi naman, hindi namin na kasi parang nakakalapin. Kasi malalagay ko, may pupunta po, security. Hindi kasi safe ang Indonesia. Talagang yung tan is not the safe place. Ha? May hindi kayo nagpunta lang ba? Ha? Hindi pa Indonesia shopping. Eh sabi ni General Escobar nagpunta rin daw si minsan lang daw nila nakasama si sa 20 sa time nila. Hindi naman pwede kasi ganito kuya. Kung may negosyo na ako dati, magne-negosyo kita, dadalhin kita sa ano mo. Imposible naman yun. Di ba? So magtanong kayo, nandun naman yung mga local doon, di ba? So magandang isang bahasa. Ito pong, he knows the local language. Konti. Ito pong lahat ng income ninyo from your Indonesian coal operations. Part po. Naka-declare mo ba yan? Sa VIR? Do you pay taxes on your income? So you filed? Yeah. You also pay in Indonesia. Ah, sa Indonesia yung company namin. Tapos binibigyan kami dividendo. Meron po. Inayos na rin ang accountant namin. Pero alam niyo yan ha, na iniimbestigahan kayo ng VIR. Opo. Alam namin, syempre. Hindi naman pwede mong salita ng VIR. How much in taxes did you pay last year? On your Indonesian operations? Mahirap baka mamaya makunta ko mali. Document na lang kung hindi ko matandaan. Chinek na rin ang accountant namin. Controlling kayo ma'am sa kumpanya? Po? Controlling po kayo? Saan? 40%. 40%? Sino nakatisod po ng negosyo na yun? Husband po. May tanong mo. Meron daw po. Ano? Meron daw po kayong ano, nakatago na red notebook. Red book. Red notebook. Na doon po daw nakalista lahat yung mga listahan ng mga recipients ng commission. Lawmakers. Diyos ko po. Red book. Meron po ba? Allegedly, wala. Allegedly na naman sabi niya. Hindi, meron. Tinatanong ko. Meron po ba? Wala po. Wala ha. Sinabi ko wala. Wala. Mami, touch ka pa ba sa mga friends mo sa military? Sa military? Mm-hmm. After nung ano? After na... Hindi na. Sina Colonel Goho. Sino ko? Sina Colonel Goho, sina Mrs. Goho, sa Marines. Sila General Esperanza. Hindi! Hindi na inyo kailangan lang. Hindi, pero hindi naman sobrang friend na friend. Yung husband ko, hindi naman. Kung friend na friend sa party ko, nakita mo baluhin. Wala naman. Ma'am, yun po ano, sa mga YouTube kasi, yun sa anak mo. I'm sorry, but anak ko I have to ask. Yeah, sa YouTube, sa... In fact, merong clean na yung Ritz Carlton. Tinanong rin po sa akin ni Tonyo, lagi po yun. Sa inyo po yun. Okay. Yun po yung mga perang yun, and it's really, really a lot. Kasi ako po, hindi po talaga ako nakakita na ganun ka, ang daming pera. Saan po lang galing yun? Nasagot na rin po namin. Paulit lang po. Kasi nasagot na lang namin, huwag na lang sa'yo, Nancy. Sa ano na lang. Nasagot lang po namin yan sa interview namin. Tapos nire-inire. Saan po interview? Saan interview? Sige, sasabihin mo. Hindi ito, hindi dyan ito. Ngayon, tinatanong pa. Ayaw mo na masagot eh. From pinatanong ko. Sabi ko, hindi namin kahit tinatanong yun. We're asking you. Hindi mo. Ano sa ko? Hindi ako na. Kasi gusto lang mo, hindi mo lang malaman yung sa'yo. Let's verify what you're saying, Janelle. The bulk of your income comes from, mining operations in Indonesia, where you are Indonesia and you are exporting to China. Oh, and Pakistan. 40% in Pakistan. And you own 40% of this business. Presumably, your partner in Indonesia is an Indonesian or a Chinese. Yeah, pumunta po siya rito. Okay. And then you also have subdivision. Yeah. Where? In Indonesia also. In Indonesia also. Oh. And how did you come into your, into these businesses in Indonesia? Ah, classmate po, yung si Mr. Shaprula, nakilala ng husband ko. Tapos nagbigin po sila, parang halimbawa,
at Jakarta is Makati, diba? Tapos Laguna dati, probinsya pa yan. Nauna ko kami bumili ng lupa. Banker po siya. Kuya, please naman. Banker po siya. So, tinuruan niya kami how to make, before maglo-loan ka, mag-earnest money ka, tapos i-acquire mo yung subdivision. Parang gano'n po ang nangyari. Hanggang sa dinevelop po namin, nilo-loan din namin sa banko po ng Indonesia. But pero yung on the initial bankroll nyo, initial seven nyo para to go into this, apo. Galing saan po yun? Alone po, doon, sa Indonesia. Konti lang. Kayo? Opo. Nandun po lahat ng record. Ni-ready na po kasi pupunta at tayo. Was this your partner, that Corina Sanchez? Yeah. Why is he unidentified? Bakit? Why couldn't he be named? Bakit nagtatago ka siya? Ha? Meron, nakalagay siyang pula. No, he was not named. Hindi pinangalan sa TV. No, he was not named. O, anong pangalan niya? Saprula? Chapel. He was not identified. Spell po. Why was that? Saprula? Chapula. How do you spell, ma'am? How do you spell? Siya pa si Chiapi. Yes. Tapos, Rula. Kaya. Ako na pamalya ko yung spelling na isa. Hindi ba searching? Alam mo si Chiapi. Sa partner niyo, hindi niyo alam ang baka. Hindi alam mo. Pero yun, kung magkamali na naman ako na ano. It sounds like lang Saprula. Ah, the name of the company, ma'am. The name of the company. Sir, pagdating nyo na lang mo doon, kasi pagdating doon, mapipreem kasi mauunahan. Who's going there? Just the name of the company. Channel 2. Channel 2 lang. They're exclusive. No, no. Pero kung pwede daw ata mauna sila. What's the name of the company? Pagdating na lang mo dito, kasi pag sinabi, exclusive is Channel 2. They want to go. Why is it exclusive to 2? I don't know. When your interview was exclusive to 2? Ay, di ko! Nakausap ko ni ano ni... Nauna po. My neighbor? No, kita. Nauna po si Vicky Morales. Seven? Two, tapos si Vicky Morales ka agad. Si Ma, andan yung wapit kasi yung name post kayo. Neighbor po kami ni Vicky Morales. Sa Gasma? Sa Forbes? Hindi po, sa Pacific Plaza. Oh, tapos na po. Gusto tita, kala ko naman. Bilisayin pa pala. Ano pa? Ang question pa. Bakalik na ako! No. We just want to know the truth. Okay, can I ask one question? Yes. Ano exactly ang business ng JLA Corporation? Dito po, trading. What do you trade? Trading in what? Bumukha po kami sa Korean ng product. May Korean partner ko kami, si Mr. Park na doon. No, wala. Nakita ko yung incorporation na doon si Cheryl Jimenez. Ay, mali po! Kaya nga, hatingan nyo. Paano nag... Yung incorporator namin, yung sinabi ni Attorney Lorna, kunin mo nga lahat ng papers kasi dapat ma-check pati maalon accountant. Nag-submit kami ng March something, may nag-submit, May? Dalawa yung ano? Ay, sumulat kagad yung... dalawa yung sinabit doon na... Okay, so you don't know Cheryl Jimenez? Hindi, kakilala namin, kaibigan na. Paano naman siya nasama doon? Yung mga anak ko mawawal. Kaya sumulat po kami 2 days ago sa SEC. Bakit ganun yung... Si Anthony Dequina is also a... Yeah. An incorporator, you know him? Okay, kawagan siya ng husband ko. Sa pinapawan. He's a congressman, no? Hindi, no. So, pwede din check yung project with Dequina kung meron. So, if you deny everything... And you are... Yeah. Let's go ahead, man. Yeah, please. You are saying categorically that you have nothing to do whatsoever with any PDAF activities were activities that were undertaken by Ben Hardoy and Marina connection with somebody. And her boss and his female boss. Yes. Who he refused to name. Yes. But you knew about these activities. Ano po? Ito na lang after na. Nung after we how did you find out? Nung March letter, di ba yung sa illegal detention? So nagtaka kami. So pinuntahan namin ang tatay nanay kasi hindi pa naman sila sa NBA. Paano nangyari? Somebody gave it to them daw. So nalaman na. So tinita namin sa mga cellphone, syempre, tsaka sa mga letter niya. Excuse me, what was that na nakita niya? Tita kasi ganito po, yung brother ko from the States, lumating siya. Si Ben Hart sa Magallanes, nagre-retreat. Yes. So, and then? Nag-file sila ng complaint sa NBI na kaya daw po si Ben Hart dinitain. Samantala nakikita mo naman yung diba? Si Ben Hart nandun siya kay Monsi, nagtalas ka dyan. Dinitain kasi because of his pila. Okay. Which reminds you, do you have a house full of priests?
headed by Monsignor Bishop Pino Ramirez. Noong pamuno, mami ko. Mami ko lahat. She died already. Yeah, pero sabi niya kasi continue the... The what? The activities of Monsignor para tumulong sa Purist of the Four. Parang sa Divine Mercy. Opo, noon tayo. So you maintain this house, Magallanes? Okay. And you are saying that, Ben Hur was not detained, he was attending a retreat. Yes, opo! And your priests in that house will deliver you that December. Ma'am, witness po namin sila sa DOJ, lahat ng pare. All the priests. Yes! Monsignor Ramirez Usupino de Valenciapo, alagad ni Maria, the founder of, one of the founder of alaga ni Maria, si Father Peter Labien, tsaka si Bishop Labayen. Yun po mga nagre-retreat, nakaano sa kanya. At everyday, ilan ang kasama niya? Isn't that a very long retreat from December to March? Ah, kasi po gusto niya. Kita, kasi ang retreat po niya. Mga sa labi. Ha? Mga lumapas sa labi. Ah, yung pari sa part of that. Kasi po, kasi kutino mo na. Kasi po, why was it that? Kasi po, hindi ganun siya answer. Kasi po, kala po namin, religyoso siya. Okay? So, dapat mga 15 days lang pwede siya pong humihiling. Meron po letter siya na humihiling siya for extension dahil kasalanan. Hindi po, kasi nagdadrug siya. Tapos, doon sa computer niya, lahat ng pera kinikita niya, binibigay niya sa lahat ng lalaki niya. Hindi lang isang lalaki. Diba? Okay lang naman bakla ka kung isa kang boyfriend, why not? Hindi naman doon. Pero, kung sobra-sobrang daging minimaintain, at saka, So, ganun po, tita, kasi nagda-drugs po siya. So, ngayon, parang kahiyan niya sa mga buhay. I mean, you are saying that the priests are testifying. Yes. All the priests testify. Kaya po kami nanalo sa DOJ. In-house yung Magallanes. Tapos kumain po sila sa UCC. Umuwi sila ng bahay namin sa Pacific Plaza. After 10 minutes, dumating po ang NBI. Kaya naging witness namin guard, priest, CCTV, doon sa Pacific, na ayaw sumama ni Ben Hur. After 2 days, bago pa siya nag-testify sa NBI. Kasi siyempre, kawawa yung mga magulang. Now, I just want to clarify, yung pag-clear lang po. Lahat po ng guys, ay ma'am. Lahat po ng yung affidavit. I will give you a copy. I'll give you all the copy so you will know what's happening. Kasi pangit po ka lang dito na. So pag binalikan niyo talaga, malalaman niyo at makapag-iisip niyo kayo na sino talaga ang tao na sa likod nito? Paano nagyari? At open po yung mga paring Chinese, paring na nag-religion sa kanya, nagka-counseling kasi nagpamanda po siyang religyoso. Binumod out the word na ito pinakabastos para masabi niya ka na. Oo, mababa. Kasi ang sabi tayong bisita na sabi niya, nagbabasa daw po siya ng Bible. Sa text po yan, nandiyan yung cellphone niya. Sabi ng boyfriend niya, 12 noon, anong ginagawa mo? Nagbabasa ng Bible habang nagmamasturbate. Pati mo bang utak mo? Hirap, no? Timo na, how did you get a hold of this cellphone? Ah, kasi office phone po yun. So, nag-meeting po tayo ganito, nalaman po na hindi niya dineposit yung pera na 300,000. That time din, kasi last day of the work, tumawag din yung taga-banko na ma'am, babayaran niyo ba yung loan? Sa'yo ba't ako may loan? Kasi ho, umutang si Ben Hur. So parang nag-hysterical na siya, umiyak-iyak na siya kasi daw ganyan. Marami siyang bisyo. Tapos para daw patunayan na talagang nagsisisi siya sa ginagawa niya. Nandito ang cellphone ko, nandito ang laptop ko. Dalhin niyo ako so, voluntarily, hindi niyo opo, nandun yung mga abogado, may pinirmahan po siya. Hindi na discover yung away operator. Mamay, natanong naman ako. Yun yung mga affidavit niyo, kayo po ang nag-prepare. Nabasa niyo po lahat yung affidavit niyo na sinabit ko sa DOJ. Yung defense, yeah. Nabasa niyo po lahat yun. I just want may mali yun. Hindi po, yun lang po pinaklaro ko, ma'am. Siyempre. Okay. Kasi yung iba po yung sinasabi niyo doon sa affidavit. Ano ba sinasabi? So, anong kaiba? Ano ba kaiba? Well, portion. Well, that part also. About? That, siyempre, pag sinabi mo sa abogado, kasi ganito yan. Nagsabi na, sabi niya ng abogado. Siyempre, abogado magta-type. Mali ko ba naman? Siyempre, sabi niya, bawal ko na sabihin. Sabi niya, ito. Kaya nga po, tinatanong ko kung pa. Pwede nga na ang mga salita lang. So, 30 our guests has asked. Just take one more question.
Das makilan pong NGOs talaga connected sa inyo. Basta lang po. Magdalena Luy Lim Foundation. Ngayon, nung wala na sa Quiapo, nahirapan na kami kasi wala naman nanay ko na, ayoko na maglagay doon ng tawid gutom sa Quiapo, yung nagbibigay ng lugaw. Nagpalit na po kami, pinalitan namin sa Self Divine Mercy Foundation. Tumutulong naman kami doon sa mga gustong magpare. Doon na iba. How much are you worth? Opo, pwede natulungan. Sa niyo po, Police of the Poor, Jamaica. Si Father How much are you worth? Pardon? Network? Yeah. How to afford yung anak mo doon? Saan? Yes. Ano mo, swerte-swerte kasi manalig ka sa Diyos, alam mo. Ganito yan, halimbawa may condominium, opening dyan. Kung may pang-down ka, mag-down ka na. Pag naging puso na siya, mahal na. Ganun lang yun. Alam mo kasi, Chinese kami, na-train kami maghanap buhay. Hindi kami na-train ng nanay kumagnakaw. Diba? Alam mo, teka, si Taliti. Can I coach on that? Hindi kami na-train maghanap. Huwag na, tama na. Bukas meron na namang ano. Anyway, meron po ako tatanungin. Kasi tumawag po yung mga matatanda sa Basila na meron daw taga-inquirer na pumunta daw nag-igot-igot. Sa Basila. Opo. So, tumatunga po. Yeah. Inquirer daw po sa inyo. I don't know. Si Julie, nagsulat. Hindi ko po. Nasulat sa Facebook. Ah, ano ba yung Facebook? Ano ba yun? .net. Inquirer. So, natutunga kami. Buhay pa pala yung mga kakilala na magulang ko. Kasi may lupa rin naman kami. Tsaka nag-fishing kami doon. Pero hindi naman muna lagay sa headline. Nasa ano pinagbukasan? Sa internet. Julie. Wala. Wala sa Charlie. Inakad kami. Kaya bukasan. Hindi na kami nagbabasa inquirer. Nagbasa kami. Wala. Pangalan ko yun, mama! O, na-atake na, na-malstro. Bakit naman nung si Denver na? Ang ibig sabihin, ay, sa lingit sa kaalaman niyo. Ay, yung pangalan, halimbawa, 10 billion pesos ang ninakaw nila. Hindi naman mo 10 billion. Mga ilan? Thank you. Question. Wala lang.